Hello, leaders. Welcome to Leadership Monday. Today, we're going to talk about constructive feedback. Maraming supervisors and managers nahihirapang magbigay ng constructive feedback. They don't know how to do it. They don't know how to start it. So today, I'm going to show you the steps and demonstrate how it's done. Oh, late na naman ang report ni AC. May mali pa. Pangatlo na to ah. Hello, AC. Oo. Ano bang ginagawa mo? Tapos ka na kaya by 3 o'clock? Meron kasi akong gustong i-discuss sa'yo. Ganun. Oh, sige, so see you at 3 o'clock. Oh, AC, nandiyan ka na pala. Now, please come in and have a seat. Kumusta? Merienda ka na? Yes po, sir. Okay, sige. So, pag-usapan na natin to, no? I-review ko yung report na sinubmit mo. Okay. Unang-una, this is the third time na late yung submission mo ng report. Okay? And merong mga inaccuracies that I would like to discuss with you later, no? Pero ano bang problema? Bakit ba nalilate yung report mo? Sir, actually po, buti ko natanong nyo kasi nahihirapan po talaga ako dun sa bago po nating process. Kasi kung alam nyo po, mas gamay na gamay ko yung luma nating process. Mm-hmm. Kaya hindi ko po napapasa agad yung mga reports. Naintindihan ko. Actually, normal naman na mahirapan kapag kami binago dun sa process, ano? Pero I also hope you understand that we need to change the process so that we can have better information, better data to make management decision. And those decisions have to be done on time. That's why the report have to be done on time as well. Okay po. Pero sige, since we agree, no, na importante na magawa natin to on time and accurately, ano kaya pwede ko maitulong sa'yo para para masabit mo na yung report mo on time? Sige, sir. Dahil po, nahihirapan po ako sa bago nating process, baka po may pwedeng tumingin po dun sa mga outputs ko and works ko para at least makatanggap po ako ng feedback at ma-meet ko po yung targets ko. Okay. So, that sounds like a good idea. Ano pang pwede natin yun? Sige po, sir. Mamaya po, i-review ko po yung bago nating process para malaman ko po yung mga skill na dapat meron po ako para at least I can cope up dun sa ating new process. Okay. Sige. So, dalawang ideas yan. Ano yan ang gusto mong gawin? We can do both po. I-reviewin mo yung process mamaya. So, pwede ba nabalikan mo ako ng 5 o'clock and tell me ano yung mga realizations mo dun sa yung review? Okay ba yan? Sige po, sir. That would be great. Okay. So, Monday, ang simula ng paggawa mo ng report. So, I can sit down with you, observe how you're doing it, and give you on-time feedback dun sa mga areas na kailangan mong i-correct. Okay? And then, ang deadline natin ng report mo kasi is Friday, so maybe Monday, the following week, we can look at, we can review our strategy and see if our strategy worked. Okay po. Okay. So let's do that. I'm sure makukuha mo rin ng tama ito. Okay? Sige. Uy! Galing ah. Hi, AC! Oo, nareceive ko na yung report. Ang aga, ha? At saka, you know, I like the way the report was presented. Very comprehensive and I think it's quite accurate, no? So, congratulations. Ang galing mo. Oo. Ha? I-blow out kita? Ako taya? Sige na nga. So there you have it. Those are the steps in giving constructive feedback. My recommendation is you play this video again, you memorize the steps,
And then, you try it out with an employee whose performance need to improve. Because as leaders, we really learn by doing.